Hi guys, good morning. Tapos ngayon naghahanap ako kung saan magandang may background para mag mag-film ng magtatanong sila. Tapos sasagutin ko dito sa vlog kasi wala nga ako nakita background. So maghahanap muna ako. Wait lang. And maliligaw nga pala ako mamaya pag nakahanap ako ng background kasi hindi pa ako naliligo. Baka ako na. Yan! So, hi guys! Ngayon gagawa tayo ng no makeup look challenge. Magme-makeup ako pero parang wala. Tapos, hindi ko na igagalan sa inyo kasi nagamit ko na siya last time. Apply na din natin yung foundation. Mabilisan lang tayo kasi last time. Sobrang tagal pala ng vlog ko. Hindi ko na malayan. Sobrang tagal pala niya. Ang hirap mag-makeup sa labas, no? Sobrang init. Pero for the vlog, sige, ganyan natin. Ang sunod natin gagawin. Oh my God! Oh, look at... Ang hirap mag-film sa labas. Hindi ko alam kung paano nagagawa ito ng iba. Na yung natural light lang. Lumuwag na sa akin, eh. Dito kasi sobrang sarap na ito. Next natin, kilay na agad! Ganun tayo kadali na yun. Naku, may nahulog pa nga ata. Teka lang, ha? Wow, ito lang. I'm back. Madali. Ang pang may makeup, nakaka-stress. May excess na naman. Okay na game na, kilay na tayo. Yeah, Diyos ko, labit-labit na naman! Diyos ko po! Yung tunay, tutuloy ko pa ba itong vlog na to? Ay, ang ingay ng alaga ko. Hindi na kayo kisama. Ay, hindi talaga maganda ang pinakalagasan ng makeup na to ngayon. Struggle is real pagdating sa kilay. So, hayaan na natin kasi hindi na talaga sila pantay. Hindi ko sila maging kambal. Sila ay magkaawal sa ngayon. At ang isusunod na natin ay ang ating contour. After nito, brush na hung. Black. Ang pangit ko ngayon. Hindi maganda. May tawag na ako sa lahat. Wangaroo! Kasi ako yun. Yan! So ngayon, gagawa na tayo ng mga answering your questions vlog. Tapos, ang una nating sasagutin ay si Mark Edward, yung pinsan ko. Sabi niya, bakit ang ganda mo? Pero joke lang daw yun. Ang tunay na tanong niya, ano yung workout routine mo? Dati nag-workout ako mga 2 months, tapos tumigil na ako ng 1 week na ngayon or magto 2 weeks na. Kasi, pinabad na ako eh. Hindi ko na kaya ituloy yung mga nasimulan ko. At saka, nakakatamad. Talaga. Pero hindi pa rin naman ako nagre-rise ngayon. Kala ako nagre-rise pag talagang hindi ko na kaya yung ulam pag sobrang sarap na. So, sana nasagot ko yung mga tanong mo. Pero dati yung mga workout routine ko talaga. Kay Chloe Ting, kay Pamela Reef. Yun lang. Yung mga squats, ganun lang. Pero no weights. Body weights lang.
Tapos, kay John Michael, ang aking pinsan din. Na, para ko nang kinakapatid talaga na sobrang dikit namin talaga. Sobrang close. Mapapakatiwala niyo din siya. Ang tanong niya ay, alin ang mas pipiliin mo? Yung makautot ng amoy pabango? O hindi tumatab? O kaya hindi tumatay yun? Kahit kumain ng kumain. Feeling ko yung parang ang gulo ng tanong niya. Ulitin nga natin. Alin ang mas pipiliin mo yung makautot ng amoy pabango? Eh di yung makautot ng amoy pabango. Para mabango-bango naman. Kasi yung hindi tumatay, mas nakakatakot yun. Tapos, shout out daw. So, shout out sa'yo, G-Mai. Next, kay Lance. Pinsan ko din to. Na sobrang galing mag-MOBA as in super. Ang tanong niya ay, ano na lang yung favorite ko din? Ano nga ba yung favorite ko? Hindi ko din alam. Lahat. Carbonara, pasta. Pasta con tono. Basta lahat ng pasta favorite ko. Ayun. Tapos, kay Ale, na nasa Italy, pinsan ko din. Oh, mga ano talaga yung mga pinsan ko yun. Mga supportive. Ang tanong niya ay, mahal ko o mahal ako? Siyempre, mahal ako. Pag mahal ko, tapos hindi ako mahal, mas nakakasad ko yun. Pero pag mahal ako, eh, mahal ako. Joke lang. Si Aaron Estrella. Ang tanong niya ay, paano po paghiwa-hiwalayin ang sangkap ng 3-in-1? Hindi ko din alam. Tanong mo sa gumawa ng 3-in-1, tanong mo sa Nescafe, baka masasagot yung mga katanungan mo. And shoutout din sa'yo kasi gusto mo ma-shoutout dito sa vlog na to kahit hindi pa ako sikat. Nang galing naman kay Kuya Mark na nasa Canada, which is pinsan ko din daw. Mga supportive silang pinsan. As one of the cutest cousin, anong may isa-suggest mo na gawin ko ngayon sa buhay ko despite the fact na lahat ng nangyayari sa akin? Hindi naman alam ng lahat na may pinagdadaanan ka, pero kami alam namin. Siguro ipagpatuloy mo lang yung buhay mo and tanggalin mo yung mga toxic people kasi sobrang nakaka-stress talaga yan, yung mga negative thoughts. Lahat, papasukin mo lang yung positive sa'yo at saka blessings. Pagpatuloy mo lang yung buhay mo, huwag kang sumuko. Tapos, kay Marge, ang init dito, wala akong kahit ano. Diyos ko, ang hirap. How to be you po. Diyos ko. Ano ba naman ako? Ano ba namang meron sa akin? Wala naman. How to be you po? Hindi ko alam. Basta maligo ka lang ng mga twice a week. O thrice a week. Tama lang maligo ngayong quarantine. Sorry na. What can you advise for future flight attendant aspirants? Kay Diane, yung mga ka-drummer ko dati sa FEU. Siguro never give up din. Huwag ka din mag-give up. Kasi ako, akala ko, makakapasok na ako dun sa pinag-applyan ko. Pero last na siya na step and hindi ako nakapasok talaga. Hindi pala madali. Akala ko kasi pag-graduate na yun na yun eh, makakahanap ka na ng work. Pero yun pala yung tunay na buhay. Kung paano ka gagawa ng way para mag-success ka. Kasi patataposin ka ng magulang mo. Oo, kanila yun. Ang pundasyon nila na nakatapos ka na. Pero yung pagkakaroon mo ng trabaho and magiging success ka sa life mo, sa'yo na yun nakadepende. Kay Deal with Marie. Ang init talaga, super. What's your pet peeve? Pag ginaganon ako, pag sobrang dami, naiinis ako. Pero yung isang ganyan lang, okay lang, wag lang yung ganun-ganun. Nakakaloka yun. Kahit naman kayo siguro, may mga kilala din ako pag ginaganon ng super dami. So, ituloy natin. Nagdala na ako ng tissue kasi sobrang hindi ko na kaya yung init. Last lahat na to. Yan, galing kay Bunso. Mahirap po bang maging tourism student? Ano pong magiging advice mo sa mga taong gusto rin maging tourism student? Hindi siya mahirap. Ay, hindi, joke lang pala. Mahirap pala. Lahat pala ng course mahirap. So, ang mapapaya ko sa inyo, pag-ibihan nyo yung pag-aaral nyo habang nasa college kayo kasi wala tayong license na hinahawakan yung atin grades at saka yung sarili mo lang kung paano mo ipipresent sa kanila. Kasi, pag wala kang confidence, may CEO na. Pag wala kang confidence sa sarili, mahirap. Kasi kailangan mo talagang i-build up yung sarili mo para mag-stand out ka sa lahat ng mga nag-a-apply. So, ayun. Ay, pero students pa lang naman yung tinatanong niya eh. Mahirap maging tourism student guys. Sobrang hirap. Yung mga a-advise ko, ayun, mag-aral kayo ng mabuti kasi nga.
wala tayong pinakahawakang license, kundi degree. Certificate meron ka, pero yung lisensya mo as flight attendant. Siguro yung wing makukuha mo pa. So, doon na nagtatapos yung vlog natin for today. Nahihiya ako kasi may madami. Tatapusin ko na talaga yung vlog ko dito. Sobrang ingay na ng mga aso dito. So, yan. Mag-montage na tayo kung ano yung no makeup look challenge and yung Q&A natin. Pangit! Ito mga beauty pageant.